Sina Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Sina Recap PH. Warning. Spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng isang inang walang kapera-pera ang naglakbay kasama ang sanggol na anak para hanapin ang asawa sa Maynila. Ang pelikulang ito ay pinalabas nitong 2022 na pinamagatang Pamasahe. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento sa buhay ni Lynette, kung saan sa murang edad ay naulila na sa magulang matapos masagasaan ng ama. Dahil sa pagkamatay ng ama, ay hindi na kinaya ng ina niya at tuluyan na itong nawala sa katinuan at napabayaan na sila ng kuya niya. Isang araw nagpakamatay ang ina nila. Tumira sila sa tiyahin subalit isang araw dinala sila nito sa plaza kung saan ibinenta ang kuya Toto niya at pinapalabas na nawawala lang daw ito. Inalagaan si Lynette ng tiyahin at tiyohin niya hanggang sa nagdalaga na ito, ngunit inabuso siya ng tiyohin habang wala ang tiyahin niya. Hindi makapagsumbong si Lynette sa tiyahin dahil tinatakot itong papatayin kapag magsumbong. Sinubukan niyang sabihin ang ginawa ng tiyohin ngunit hindi rin siya pinapaniwalaan ng tiyahin at sinasaktan lang siya nito. Simula noon pinadala si Lynette ng tiyahin sa pinsan nito sa Maynila upang manilbihan bilang waitress at tindera sa karinderya. Hindi na siya nakapag-aral ng kolehiyo, kaya pinag-aral siya ng vocational course bilang masahista. Habang nasa Maynila si Lynette, tinawagan siya ng tiyahin. Pinapaalam sa kanya na may lalaking naghahanap sa kanya sa Negros at nagpakilala itong Kuya Toto niya ang nawawala niyang kapatid. Ibinigay ng tiyahin niya ang address niya sa Maynila at isang araw pinuntahan siya ng nagpakilalang kuya niya sa tinitirhan niya. Hindi makapaniwala si Lynette na makikita niya pa ulit ang kuya niya dahil sa lukso ng dugo ay kaagad niyang niyakap ito. Kinalaunan sinama na siya ng kuya niya sa Nueva Segovia upang doon na manirahan kasama ang asawa nitong si Shoni. Mabait si Shoni sa kanya at itinuring na siyang kapatid nito. Habang namamalagi siya sa tirahan ng kapatid, doon na niya natutunan ang ginagawa ng mag-asawa dahil naririnig niya palagi ang ginagawa ng Kuya Toto at Ate Shoni niya. Nang magpunta ng Japan ang asawa ni Toto, sinabi ni Lynette sa kuya niya na gawin sa kanya ang ginagawa nilang mag-asawa hanggang sa naakit na si Toto sa kanya at naulit na ito nang naulit hanggang sa magbunga ang pagkakamali nila. Matapos mabuntis si Lynette ay pinauwi siya ng Kuya Toto niya sa Negros para itago sa asawa ang kasalanan. Upang doon na din manganak at manirahan. Nakaramdam naman si Lynette ng kalungkutan ng pinanganak niya ang ipinagbubuntis niya dahil siya lang mag-isa at walang nakaalala sa kanya. Nang makalabas si Lynette ng ospital, tinamaan ng malakas na bagyo ang bayan nila dahilan ng pagkawasak ng tirahan niya, kaya napilitan siyang lumuwas ng Maynila para hanapin ang Kuya Toto niya sa Nueva Segovia kahit wala siyang kapera-pera. Tumakas siya sa mga bantay ng barko para lang makasakay sana ng libre, subalit nakita din siya ng mga ito sa itaas. Nang wala siyang maipakitang tiket sa mga bantay, dinala siya ng mga ito sa opisina upang isumbong sa chief security ng barko. Sinabihan si Lynette ng chief na kung bakit sumakay siya ng barko nang walang tiket samantalang mura lang naman ang tiket, humingi ng paumanhin si Lynette sa chief at ipinaliwanag niyang tinamaan ng bagyo ang tirahan nila. Wala siyang perang pamasahe at kailangan niya lang makarating ng Maynila para hanapin ang mister niya. Subalit hindi naniniwala ang chief sa kanya dahil palagi raw ganun ang sinasabi ng mga nahuhuli nila. Inutusan niya ang mga tauhan na tingnan ang mga gamit niya para ipambayad sa kanila, subalit wala silang nakuhang mapapakinabangang bagay. Bigla naman naging interesado ang chief kay Lynette, kaya inutos nito sa mga tauhan na kunin ang anak nito at dalhin sa labas. Sa kanya pinagsamantalahan ang babae kapalit ng pamasahe niya. Matapos ang chief, pinagsamantalahan din si Lynette ng tauhan nito at pinagpasapasahan. Naiyak na lang si Lynette sa dinanas niya sa mga bantay ng barko at saka nilinisan ang sarili. Pagkatapos hinatid na din siya ng mga bantay at pinakain sa kantin ng barko. Binalaan naman siya ng isang bantay na huwag siyang magsumbong kung ayaw niyang may mangyaring masama sa kanya. Hindi na sumagot si Lynette sa halip ay kinain na niya kaagad ang pagkaing ibinigay sa kanya. Samantala sandaling nag-stopover ang barko, pinaakyat ng dalawang bantay ang mga babaeng bayaran para magbigay aliw sa mga pasaherong handang magbayad sa kanila. Matapos kumain ni Lynette, naghanap siya ng mapagpapahingahan kung saan nakilala niya ang matandang babaeng nagsasideline ng panghihilot sa ibang mga pasahero. Nakiupo si Lynette sa tapat ng matanda dahil walang nakapwesto dito. Inalok ni Lynette ang matanda na ipagmasahe ito. Dahil sa nararamdaman nitong sakit sa likuran at dahil meron din siyang alam sa pagmamasahe. Natuwa ang matanda sa pagmamasahe ni Lynette sa kanya dahil natanggal nito ang nararamdaman niya.
Nagtataka si Lynette sa mga bote na daladala ng matanda na may lamang buto. Sinabi ng matanda sa kanya na ang mga butong dala niya ay nakakalasong halaman na pinapahanap sa kanya ng suki niyang insect sa Binondo. Iba't ibang uri ng mga nakakalasong buto ang dala ng matanda na may kakayahang makapatay sa maiksing oras lamang. Balak ni Lynette na makitulog sa kama sa tabi ng matanda dahil wala namang taong nakapwesto rito, subalit habang nagpapadede siya ng anak, dumating ang mga bantay ng barko at pilit siyang pinapasama dahil pinapatawag daw ito ng kapitan. Nakaramdam naman ng takot si Lynette na baka may gawin ulit sa kanya ang mga ito, ngunit wala naman siyang magagawa kundi sumama sa kanila, kaya iniwan na muna niya ang anak sa matanda at dumiretso na sila sa silid ng kapitan. Pagdating sa loob ng silid, kinausap siya ng kapitan patungkol sa pagsakay niya ng barko ng walang tiket. Gustong magpamasahin ng kapitan sa kanya pambayad sa pagsakay niya ng barko ng libre, ngunit tumanggi si Lynette. Sinabi ng kapitan na papababain siya ng barko kung hindi ito papayag na magmasahi sa kanya. Wala nang nagawa si Lynette kundi gawin ang gusto ng kapitan. Nang makatulog na ang kapitan, aalis na sana si Lynette, subalit nagising ito at humiling ng special offer kay Lynette. Hindi na nakapalag si Lynette sa gustong gawin ng kapitan sa kanya sa takot. Pagkatapos bumalik si Lynette sa matanda na umiiyak, nagtataka naman ang matanda kung anong nangyari sa kanya. Sinabi ni Lynette na pinagsamantalahan siya ng mga yun at hiniling sa matanda na gamitin ang mga buto niya. Ibinigay ng matanda ang buto at hiniling na patawarin sana siya ng Diyos. Habang nagkakasiyahan ang mga bantay, pinuntahan ni Lynette ang mga ito upang alamin kung saan makakakuha ng alak para sa kapitan. Itinuro din ng mga ito kung saan siya makakakuha. Dahil wala na ring alak ang mga ito, inutusan nila si Lynette na bigyan din sila ng mainom. Kaagad ding binigay ni Lynette ang inumin nila at dinalhan ang kapitan ng paboritong inumin sa silid niya. Walang kaalam-alam ang mga ito na nilagyan ni Lynette ng lason ang mga inumin nila ng palihim. Kinalaunan habang nasa bridge ang kapitan, bigla itong nakaramdam ng paghirap sa paghinga at pagkahilo. Nang mapansin ito ng kasamahan, gusto nitong tumawag ng doktor upang masuri ang kapitan, subalit tumanggi ito. Iniwan na ng kapitan sa kasamahan ang pamamahala ng barko upang makapagpahangin at makapagpahinga na din dahil malapit naman na silang dumaong. Lumabas ang kapitan na nahihirapan na siyang makapaglakad ng maayos. Sa ibaba, tinanong ng matanda kay Lynette kung anong plano niya sa pagbaba nila. Hindi pa alam ni Lynette ang gagawin niya sa pagbaba, kaya binili na niya na lang ang matanda na mag-ingat ito sa lakad niya. Nagpaalam na din sila sa isa't isa at nauna nang bumaba ang matanda. Habang pababa naman si Lynette ng barko, nagkagulo ang mga rescue at pulis nang malamang may mga namatay sa loob ng barko, bumaba na kaagad si Lynette na parang walang nangyari. Nang makababa na siya, nagtanong-tanong siya ng masasakyan patungong Nueva Segovia. Ngunit sinabi ng napagtanungan niyang malayo ang sakayan ng bus nito na kinailangan pang sumakay ng taxi. Walang perang pamasahe si Lynette, kaya sinubukan niyang mamalimos sa lalaki, ngunit wala din itong maibigay sa kanya. Bigla namang nahulog ang wallet ng babaeng napadaan. Pinulot ni Lynette ang wallet at ibinalik sa may-ari. Nang patawid na ang babae, nakiusap si Lynette na sumabay sa kanya sa sakayan ng bus, pumayag din ito at isinabay siya sa taxi. Masaya si Lynette na isinabay siya ng ali. Nang makarating sila sa istasyon ng bus, binigyan pa si Lynette ng kaunting pera ng ali dahil sakto lang din ang pera niyang pamasahe. Sumakay na din kaagad si Lynette ng bus at umupo sa bandang likuran at pinadede ang anak. Mayroon namang dalawang lalaki ang nakitabi sa kanya at binabastos siya ng mga ito. Dumating si Rod na may daladalang baril, tinakot niya ang mga lalaki at kaagad din itong nagsialisan. Umupo si Rod sa bandang gitna, subalit nang dumami na ang mga pasaherong sumakay ay tumabi na ito kay Lynette. Kaagad namang naningil ang konduktor ng bus ng pamasahe, kaya nakaramdam ng kaba si Lynette na baka pababain siya dahil wala siyang perang pamasahe. Habang papalapit na ang konduktor, inakala ni Lynette na pulis si Rod, kaya nakiusap siya kung pwede siyang matulungan sa pamasahe niya sa bus at sinabi ang pinanggalingan niyang probinsya na kailangan niya lang puntahan ang asawa niya sa Nueva Segovia. Sinabi ni Rod na hindi siya pulis at pinangakong siya na ang magbabayad ng pamasahe niya. Paglapit ng konduktor, kaagad binayaran ni Rod ang pamasahe nilang dalawa ni Lynette at sinabi sa konduktor na magkasama sila. Laking pasasalamat ni Lynette sa kabaitan ni Rod sa pagsagot sa pamasahe niya. Masyado namang magalang si Lynette, kaya sinabihan siya ni Rod na tawagin na lang siya sa pangalan niya. Ikinwento ni Lynette kay Rod ang buong istorya ng buhay niya, pati ang pinagdaanan niya para lang makarating sa Maynila. Naawa naman si Rod sa kanya, kaya binigyan niya ito ng makakain na daladala niya.
Nakihiram si Lynette ng cellphone kay Rod para sana tawagan ang Kuya Toto niya subalit hindi niya ito makontak. Iniisip na lang ni Lynette na nagpalit na ito ng numero at dahil hindi rin naman alam ng kuya niya na papunta siya ngayon sa kanya, naalala ni Lynette ang ginawa niya sa barko dahil pinalabas sa balita ang pagkamatay ng mga tauhan ng barko at kapitan nito na pinatay niya. Habang nasa biyahe biglang nakatanggap ng tawag ang konduktor mula sa kumpanya, kaagad ibinalita ng konduktor sa mga pasahero na kailangan nilang tumigil sa biyahe dahil baha na sa daraanan nila at sagot ng kumpanya ng bus ang tutulugan nila ngayong gabi. Problema doon naman si Rod sa sinabi ng konduktor kaya sinubukan niyang tumawag subalit wala ng signal sa lugar. Pagbalik niya sa upuan inaya niya si Lynette na kumain na muna pagbaba nila. Pagdating sa istasyon pinakain niya si Lynette habang tinuturo ng konduktor ang daanan papunta sa magiging tutulugan nila. Malaking pasasalamat ni Lynette kay Rod sa mga tulong na ibinigay nito sa kanya at sinabi niyang hulog ng langit ito sa kanila ng anak niya. Masaya naman si Rod na marinig ang sinabi ni Lynette sa kanya. Matapos kumain binilhan niya si Lynette ng cellphone para may magamit itong pantawag sa kuya niya at inilagay na din ang numero niya. Ayaw na sana tanggapin ni Lynette dahil nahihiya na siya sa dami ng naitulong ni Rod sa kanya. Ngunit ipinilit ni Rod ibigay ang cellphone at nagbigay din siya ng kaunting pera pandagdag sa pamasahe niya. Masayang masaya naman si Lynette na nagpapasalamat, subalit sinabi ni Rod na kung gusto niya talagang magpasalamat ay samahan na muna siya nito sa silid niya. Hindi na nakapagsalita si Lynette at napatingin na lang kay Rod at sumama kay Rod papuntang hotel. Pagdating sa loob ng kwarto, sinabi ni Rod na huwag siyang matakot sa kanya dahil mabait siyang lalaki, hindi kagaya ng iba. Wala nang nagawa si Lynette at kaagad nang naligo at saka siya pinasok ni Rod sa loob ng banyo. Hindi na pumalag si Lynette bilang kabayaran niya na rin sa naitulong ni Rod sa kanya. Pagkatapos, nag-inuman ang dalawa, sinabi ni Lynette na alam niya na abot sila sa ganun dahil hindi naman daw lalapit ang lalaki kung wala itong interes sa babae. Kinalauna nakatulog na ang dalawa. Nang magising si Rod kaagad niyang tinawagan ang asawa ng palihim para ibalita na hindi siya nakatawid kaya natulog na muna siya sa hotel. Pagbalik niya sa higaan pinalitan niya ng diaper ang bata dahil nadumi ito. Nagulat si Rod nang malamang lalaki ang kasarian ng bata dahil ang sabi ni Lynette sa kanya ay babae ito. Kinabukasan nang magising si Lynette, mag-isa na lang ito sa kwarto dahil umalis na si Rod ng maaga at iniwan siyang mag-isa. Sa bus hinahanap ng konduktor kay Lynette ang kasama niya. Sinabi na lang niyang wala na ito. Samantala nakauwi na si Rod at kasama na ang pamilya niya, bigla namang ibinalita sa telebisyon ang nangyaring panggugulo ni Lynette sa tirahan ng kuya niya dahilan ng pinadampot ito sa mga kapulisan dahil wala na daw ito sa tamang pag-iisip. Si Lynette din ang itinuturong sa larin sa pagdukot ng sanggol mula sa ospital ng Negros dahil ang totoo na matay na ang anak nito at lumabas sa report na kasabwat niya si Rod dahil nakita sila sa CCTV ng isang kainan na magkasama. Gumawa si Lynette ng peking mensahe upang palabasing magkasabwat ang dalawa. Gulat na gulat naman si Rod sa pagdawit sa kanya, galit na galit ang asawa ni Rod sa nalamang ginawa nitong krimen. Nang mahuli si Lynette sinabi niya na si Rod ang utak ng krimeng ginawa niya pati ang pagpapatay sa mga tauhan ng barko. Dahil dun kaagad pinuntahan si Rod ng mga pulis upang hulihin. Nung una maayos na sumama si Rod sa mga pulis subalit nang paalis na ay nagtangka itong tumakas at bumunot ng baril niya kaya nabaril siya ng mga pulis dahilan ng pagkamatay nito. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli. Paalam.